stars to watch out for. Pabata ng pabata ang mga nakikilala sa iba't ibang industriya at itinuturing na matagumpay na sa kani-kanilang karera. Presenting the Gen Zs, the next big stars to watch out for. Magpapahuli ba naman tayong mga Pinoy pagdating sa musika? Unahin natin ang larangan ng pagkanta. Labanan ba ng high notes? Birit kung birit. O diba, achieve na achieve ng 20 years old diva from Calamba ang brilyo ng boses na wala sa iba. High school student si Chloe Redondo nang mapansin ang milyon-milyong netizens sa social media. At ang pinaka nagpaangat sa kanya ang kanyang matinis na pagsipol. Talagang pang next idol material yan. 2 taon pa lang si Chloe nang makitaan ang hilig na sa pagkanta. Nakitaan po nila ako ng potential sa singing. Right after ko daw pong maligo, nung nagpe-play po yung song ni Sarah G, bigla daw po ako sumabay, tapos tumungtong daw po ako sa lamesa. Kumakanta siya kahit ano, walang lyrics pero nasa tono. Negosyo noon ng kanilang pamilya ang pagtitinda ng karaoke. No wonder, talagang natimpla na ang tono. Ang kwento din po sa akin ni Daddy, bawa sa karaoke po, alam niyo, wala pong lyrics pero nasa tono. Tapos parang sinasabayan ko daw po. Para po mabenta, kumakanta po ako. Kasi ako po, ayoko pong ipabenta sa iba dahil sa akin nga po, parang ako po ang gagamit. From karaoke princess ng Laguna, nakilala siya sa The Voice Teens at Idol Philippines. At umabot lang naman sa mahigit 10 million views ang kanyang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka Challenge. $2.4 million na rin ang kanyang followers sa TikTok at competitive ding kumikita sa kanyang pag-i-stream. Nakakatuwa bilang magulang na ganun ang mga reaction ng tao. Proud kami na ganun ang nangyari sa anak namin. Pero kahit gaano naka-promising ang kanyang future sa pagkanta, binabalanse pa rin niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Ako po ay second year college na po. Medyo mahirap din po na pagsabayin po yung studies and singing dahil nga po sa time management. Pero kapag meron po akong mga free time, ginagawa ko po yung mga activities. Kabi-kabila na rin ang kumukuha sa kanya para mag-interpret ng mga kanta. Talaga namang palaban sa kantahan!